So ito mga sangkay, tingnan po natin ang isang malaking balita tungkol po dito sa presidente ng bansang Amerika na papatapos na itong si Joe Biden. Nagiging usap-usapan po kasi ngayon sa international, no, na napahiya daw po sa isang malaking pagtitipon ng world leaders. Ano nga bang nangyari? Yan po ang ating alamin ngayon. Hey guys, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway, okay na po kayo mga Sangkay since naka-exit na po yung bagyo sa kalupaan ng ating bansa. Actually, dapat yun yung i-vlog natin ngayon since tapos na. Pero siguro next vlog na lamang po mga Sangkay. Anyway, sa mga solid Sangkay na nanonood ngayon, paki-comment po sa ibaba ng hashtag solid Sangkay. Kasama po ang inyong mga lokasyon, inyong mga lugar para syempre makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Alright? At eto mga sangkay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, aba, ano pang hinihintay nyo? Guys, tayo po ay 1.35 million subscribers na. Ilang tulog na lang, papalapit na po tayo sa 1.4 million subscribers. At kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, here we go guys. Ito nga po, mga sangkay, ang nangyari. Nagkita po itong si US President Joe Biden, tsaka si Xi Jinping. Okay? Pandaigdigang balita po tayo ngayon, mga sangkay, dahil ito, nagiging usap-usapan po ngayon sa global or international news. Ayan, makikita po natin. US President Joe Biden meets Chinese counterpart Xi Jinping. Alam niyo mga sangay, kung titingnan po natin itong mga leader na ito, 'di ba? Kapag sa mga balita nagbabangayan sila, sabihin ng administrasyon ni Joe Biden na kayo, mais kayo dyan sa China, huwag kayong ganito, huwag kayong bully. Tapos, pagdating naman sa China, ganun din ang sasabihin nila. Magsasalita din sa Amerika, mga sangkay. Pero huwag nakita sila, in person, tingnan nyo, mga sangkay. Parang tropa lang. Ikaw lang kung naikipoplastikan lang eh. Oh, see to Biden, China is ready to work with US. President-elect with US President-elect Donald Trump. So dito daw mga sangkay, handa na daw makipagtulungan, makipagtrabaho itong China sa paparating na bagong administrasyon kay Donald Trump. Ewan ko lang ha, kasi ang alam ko itong si Donald Trump, isa to sa mainit mga sangkay pagdating sa China. Pero pagdating kay Putin naman ng Russia, hindi po siya ganun kainit. Pero pagdating sa China, talagang iba-iba yung tapang po nitong Donald Trump na to. And China, sabi po ni Xi Jinping, China is ready to work with the U.S. administration to maintain communication, expand the cooperation. And manage differences so as to strive for a steady transition of the China and U.S. relationship. So ang tinutukoy dito mga sangkay, ready na daw po ang bansang China ngayon na makipag-ugnayan, makipagtrabaho dito po kay President-elect Donald Trump, na sabi po niya mga sangkay, and manage differences. Ngayon, ewan ko lang kung paano nila i-balance yan since halos karamihan daw po na pinaupo ni Donald Trump na mga official niya more on anti-China. Ewan ko lang dito kay Elon Musk kasi may usap-usapan na si Elon Musk ay isa sa magiging gabinete, miyembro po ng gabinete nitong si Donald Trump. To
the benefit of the people, sabi po ni Xi Jinping. Eh, si Joe Biden, hindi ko alam po. Ang ngiti siya. Nakita sila po, mga sangkay, sa APEC Summit in Peru. Dapat kasama po dito ata si PBBM, pero hindi po siya umatende. Nagsalita po mismo siya, mga sangkay, na hindi po siya umatend. Siguro dahil po sa ang dami pong nangyayaring kalamidad sa Pilipinas. No, ang dami po talagang nangyayari ngayon na talagang nakakagulat. Biruin nyo, mga sangkay, pinilahan po tayo, nagparade yung mga bagyo dito sa ating bansa. And that's very devastating, no? Catastrophic event na dumaan po sa Pilipinas. At hindi ko alam kung ano ba, may mga kasunod pa po nito na mas malalakas pang mga bagyo. So, kailangan po talaga andito si PBBM nang sa ganun ma-supervise po niya, ma-lead po niya ang ating bansa kasi ang daming kalamidad na nangyayari sa ating bansa, no? Dulot po nitong climate change. Ngayon, sa pagkikitang ito, doon sa Peru, ito ang nangyari. Usap-usapan po ngayon, sabi po dito, Biden humiliated with back corner spot in APEC family photo. Sa family picture na ito, parang ano, world leaders picture. Si Joe Biden daw po, pinahiya, mga sangkay, dahil pinesto po siya sa likod na nga, sa dulo pa. Ayan, mga sangkay. Pero hindi ko alam kung malaking issue to. Gusto ko nga makita, mga sangkay, yung summit doon, kasi natural na may mga ganitong picture taking. Halimbawa na lang sila Donald Trump or sila ano tawag dito, Putin, saan ba nakapwesto? Hindi ko alam bakit ganung ka laking big deal ito or ganung ka laking issue itong pagpapa lagay kay Joe Biden sa likod tapos bandang dulo pa. 'Di ba? Ngayon tingnan po natin, mga sangkay. May nangyari kasi dito, ito. Ayan. Biden put in back corner spot in APEC family photo. Yeah, si Joe Biden panguli para siyang para po siyang super special. Ayun, pagdating diyan, boom. Saan siya? Nasa dulo. Ayan, dito po siya sa pinakadulo. Hindi ko alam kung ano to, issue to. Kasi, diba, baka naman media lang ang nagpapalaki na ito na ini-issue. O, tingnan nyo. May mas malinaw dyan, mga sangkay. Ito. Ayan, hinihintay nila si Joe Biden. Kung andyan kaya si PBBM, saan din siya pupesto? Ayan, yan. Andyan na si Joe Biden, di ba? Sa dulo siya eh. Ayan. Ito siya. Dito siya nilagay sa pinaka-uli. Pero, parang, for me, wala namang problema ata sa likod. Kaya ngayon, mga sangkay, tingnan po natin. Ito, may hinanap akong video dito eh. Ito po yung, ano ba to? Ito, basta World Leaders Summit din po. APEC din po. Ayan po. Same. APEC or APEC sa Economic Leaders Meeting. Tapos family photo. O, tingnan po natin, ha. Ito. Panahon pa po ito ni Duterte. Tingnan natin, saan sila pupesto dyan? Ginagawang big deal ng international media eh, no? Ayan, si Duterte. Ang babupesto. Yan. Forward natin. O, ayan. Yung mga leaders na nandyan, wala na rin to eh. Ito, wala na to. Saan ba yun? Ito, sa South Korea, graduate na rin yan. Sino pa ba? Ito, sa Indonesia, wala na rin. Graduate na rin. Tapos na yung kanyang term. Tapos ito sa Japan, wala na rin si Abe.
Wala na rin po siya dyan. Tapos na po yung kanyang termino. Pumisa si former President Duterte sa likod. Sa likod, bandang... Ano yan? Bandang dulo ba yan? Ah, may wide. Ayun, layo nyo kaunti. Nadulo! Nadulo ba? O yan, nagsusulputan na yung iba pang leader. Dadating din dito sila Donald Trump kasi siya po yung presidente dito ng bansang Amerika. Ayun, mas maliwanag. Ah, nasa bandang gitna siya. Ayan po. Malapang nakapwesto dito. Bandang gitna si dating Pangulong Duterte. Nasa likod pero nasa bandang gitna. Pero, ito nga mga sangka, ito, Singapore, leader. Ito, ito yung prime minister ng Singapore eh. At that time, di ko alam, napalitan na po ata ngayon eh. O, nasa bandang dulo din naman siya eh. Diba? Pero parang hindi naman big deal. Well, tingnan natin. Ibig sabi, ganun pala yun. Pagka nasa dulo, siya po yung weak. O, yan, makikita po natin. Paparating, ito. Hindi ko alam kung magtutropa sila dito. Ito sa ano ata? Ito sa Vietnam, kung hindi ko nagkakamali. Leader ng Vietnam. Ito si Donald Trump, si Putin, si President Xi Jinping. Kita, tingnan nyo mga sangkay. Si Putin at saka si Donald Trump, magtropa talaga ito. Lagi nagkakwentuhan eh. Oh. Nasa bandang likuran din sila Donald Trump. Ayan, nakakatabi sila. Donald Trump, Putin, tapos si former President Duterte. Nasa likod din. O, oh, yan yung mga pwesto nila mga sangkay. Hindi ko alam ba, hindi naman big deal yun. Pero lagi talagang nasa unahan yung China eh, no? Ah, sa Vietnam nga ito mga sangkay. APEC Summit sa Vietnam. O, ayan yung pwesto nila. Well, ano po ang inyong komento tungkol dyan mga sangkay? Tingin nyo ba, pinahiya talaga si Joe Biden? Kasi nilagay po siya sa pinakadulo. Sa likod na pinakadulong part. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Mga sangkay, dito magaganda po yung topic natin. Patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Related po sa mga propesiya na nakasulat po sa Biblia. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.